So, ayan, alright mga padi. So ito yung Lancer Itlog. Yan, si Bossing. Galing to ng QC doon sa kanilang warehouse, no? Tino-track to dito ni Bossing dahil nagkaroon nito ng problema doon sa QC. Dinala niya sa isang mekaniko sa QC dahil ang andar nito dati espalyado. Tapos yun nga, walang kahatak-hatak, walang power. So ngayon, ang ginawa nung previous na mechanic na nag-check is ayun, pinapatran sa kanya yung distributor una, no? Tapos, kung pinabit kala distributor na bago, same pa rin, wala pa rin improvement, no? So ngayon, ang ginawa, pinapalitan naman ng fuel pump na bago. And pinapalitan na yung fuel pump, ganun pa din yung problema, hindi pa rin nagbago. So ngayon huli, pinapalitan naman niya kay boss yung servo. Ayan, servo. Bago rin yung servo ni Bossy. Eh ngayon, nung nakabit na naman niya yung servo na bago, ganun pa rin yung problema. So ngayon, sabi nung huli, nung mekaniko, boss, kailangan natin magpalit ng buong throttle body. Ito daw, kailangan daw palitan ng buo. Diba, sabi ni Bossy, teka lang ha. Kasi medyo mapapalaki na yung gastos ni Bossing. Kaya sabi niya, stop muna natin. And then, yun na yung time na kinontak tayo ni Bossing regarding to sa kotse niya. So, sabi ko kay boss, sige boss, dalhin mo dito at i-checkin natin. Ayun nga, pina-flatbed ni Bossing. Kasi nga, hindi niya maitakbo dahil nga palyado, nagbabackfire. And hindi niya kayang maibiyahe from QC o punta sa Parañaque. Kaya pina-flatbed na lang ni Bossing. So, ngayon, after namin ma-check, ayan, ito na ngayon yung andar niya. No? Sobrang pino ng andar, maganda yung andar, walang misfiring. So saan ba nagka-problema? Una, nagka-problema doon sa fuel pump na kinabit, no? So hindi ko alam kung ano yung brand ng fuel pump. Walang brand doon sa fuel pump na kinabit nila. So sablay yung fuel pump ni Bossing. Tapos pagkatapos noon, pinalitan na namin ang fuel pump. And ang nangyari pa, kaya pala sobrang palyado, nagkapalit ng firing order, no? Diba, pinaltan nila yung distributor. So, nagkabali-baligtad yung firing order din dito, no? Tapos yun nga, yung sa fuel pump, mahina fuel pressure. Tumalabas dito sa fuel rail, mahina. So, pinaltan namin ang bagong fuel pump. Then, pinorek namin yung firing order dito sa distributor niya. Ayan, kaya yun na yung nangyari. Alright, so ngayon, sabi kasi ni Bossing is babiyahin niya ito ng Leyte. So baka in 2 months babiyahin ito ng Leyte. Kaya paunti-unti kukondisyon namin. So papalit kami ng mga engine support, timing belt, and yung aircon. Ngayon kasi may problema sa aircon. Lumalamig naman pero medyo mahina yung lamig, gulaw yung lamig. So paunti-unti tayo sinabi niya sa Kenny Bossing bago niya maibiyahin ng Leyte. Alright, so yun lang mga pali, basta medyo nakakaano lang yung mga gastos dito ni Bossing. So more or less baka yung luma niya distributor mukhang okay pa naman. Pinalitan lang ng bago, kaya sabi ko kay boss, itabi mo lang yung distributor mo at mukhang okay naman yon. Ito na muna ang bago kakabit namin, no? So hindi niya kasi dala yung distributor niya luma eh, kaya hindi namin na testing, no? So servo niya, nabalitan ng bago, okay naman, working naman. Ayun, so yun lang mga padi. So, pag may mga na-encounter kayo na ganong problema sa mga mekaniko pinagpapagawa nyo, hindi nare-resolve ang problema, i-hold nyo muna yung magpapagawa at baka napapagastos lang kayo sa wala. Alright. So, yun lang mga bossy. Thank you, mga padi.